wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus. Alam niyo po ba na Rabies Awareness Month tuwing Marso? Buti na lang at nakahabol pa. At pinapaalala sa atin ni Dr. Raffy Deray, Program Lead ng Vector-Borne Diseases ng Department of Health, ang patungkol dito sa rabies. Kasama po natin siya ngayon para pag-usapan ang rabies. Doc, Raffy, magandang araw po sa inyo. Magandang hapon sa iyo, Attorney Mimi, at sa lahat po ng tagapakinig po ng Health Check. Siguro, Doc Raffy, pupunta na po ako dun sa topic natin ngayon, rabies, tas rabies awareness month po pala ang Maro. So, Doc, tama po ba na sa aso lang nakukuha ang rabies? Hindi daw po ito pwede makuha sa tao? Well, theoretically, ano, pwede naman tayo magka-rabies sa tao. Let's say kung isang tao diagnosed na may rabies na at tinagat ka, pwede ka magka-rabies. But, o kaya yung laway po nung pasyente na may rabies ay natalamsikan po yung mata mo o kaya nadilaan yung sugat mo, natalamsikan ng laway ng sugat mo. At base po sa aming datos, wala pa naman kaming nakita na kaso na nagkaroon ng rabies dahil sa kagat ng dahil sa exposure sa tao. Okay, because more often than not, pag na-diagnose na may rabies yung tao, usually nakakuha na sila, na restrained na po sila at yung at saka yung risk po ay nawawala na. So here in the Philippines, halos lahat po, more than 95% of our cases, dahil po sa kagat ng aso. And some cases dahil sa kagat ng pusa. Basically, ito po yung dalawa pong pinanggagalingan ng rabies ng tao dito sa Philippines. Yes po, Doc. And Doc, we talk about rabies, yung nga nakukuha siya 95%, sabi niyo po sa aso, and then the rest of the cases would be galing po sa cats or sa pusa. Ano po ba itong rabies at bakit po ito nakakamatay? Ang rabies kasi po, ang tawag po natin yan is a vaccine preventable disease. Ibig sabihin yan, pwede naman maiwasan pag nabigyan po ng bakuna. So basically, dapat mabakunahan yung aso, pusa, at the same time, yung tao pag nakagat po sila ng aso, pusa, kaya tawagin sa vaccine preventable disease. Ano? Ang rabies kasi, ang kanyang tinatamaan po yung utak. So nagkakaroon ng inflammation o mamaga sa utak at kung nagkakaroon infection sa utak. At once nagkaroon po ng infection sa utak, halos lahat po ng pasyente na rabies ay namamatay. Although meron na po mga cases sa ibang bansa na after a few months of being managed, nabuhay po sa rabies, these are more of exceptions. Usually, may history po sila ng treatment ng vaccines. But so far, wala pa rin pong gamot pag na-diagnose na lang may rabies. Nakakatakot ko. Pero, so ano nangyayari po ito? Sabi po natin kanina na nakukuha po na natin, karamihan po na nagkakaroon ng rabies, 95% sa aso, tapos yun po kagat ng pusa. So, Doc, sabi niyo rin kanina na very serious po itong rabies. So, it really targets the brain and yun na po, karamihan ng kapag dumating na yung nagkaroon na ng inflammation sa brain dahil sa rabies ay namamatay based po dun sa inyong mga cases na nahawakan. So, Doc, kapag nakagat po ng aso, ano po yung dapat gawin para po sa ating mga nakikinig at nanonood? Ano po yung very first step na dapat gawin pag nakagat po ng aso or pati ng pusa? So, yung unang-unang kinakailang pong gawin ng ating mga pasyente pag nakagat po sila ng aso pusa, tawag po nila, yung siya, pag tinatanong po ako dyan, ito yung first aid, ano po, first aid sa bite cases. Kailangan pong hugasan nila yung kanilang, yung bite site, ano, with soap and water for at least 10 minutes. Ang kadahilanan po niyan is yung, gusto po nating tanggalin po yung laway, ano, yung laway ng aso at ng pusa dun sa area kung saan po na sila nakagat para mawala po yung, ano, para mawala o mabawasan yung dami ng virus na maaaring pumasok dun sa sugat. So yun po yung ano, yung pinakamahalaga, that's the most important first aid na kinakailangan gawin ng mga bite victims. And of course, ang susunod po diyan, kinakailangan dumulog na sila sa pinakamalapit na health facility po natin sa Department of Health po. Ang meron po, ang tawag po namin yan, yung mga animal bite treatment centers na kung saan pwede sila po magkonsulta para malaman kung kinakailangan bigyan sila ng bakuna o hindi.
Yung po yung ano, yung pangalawa. At yung isa po, kung maaari, yung aso po sana nakakagat po sa kanila, itali po nila, ikulong, para maobserbahan kung meron ding rabies o wala. Yung huli po ninyo sinabi, kailangan po obserbahan yung aso para malaman kung may rabies sila. Dahil ito po, kapag ka mayroon na obserbahan po sila, ano pong klaseng, observation yung makikita, or ano po yung ginagawa ng aso para malaman po natin na meron po silang rabies? Well, yung base po doon sa ano, yung pag sa ating mga kasamaan sa mga veterinarian po, dalawa po yung type ng rabies, ano, katulad sa tao, meron yung dumb type tsaka yung furious type. Yung dumb type o paralytic type, ibig sabihin yung mga 20% lang po yan, kukunti lang po yan. Yung parang nagkakaroon ng paralisado po yung ano, yung aso. Okay? And then pag yung furious type, ito po yung nagwawala, naglalaway and so forth. So ito yung mga overt signs ng rabies, ano. Pero sa amin, pag sinasabi namin observe, ang sinasabi lang namin sa mga pet owners is observe any changes, kasi maaring baka yung changes na yun hindi alam ng mga pet owners na rabies na pala yun. So any changes, ano, let's say pagbabago sa pagkain ng aso, dati malakas kumain, hindi kumakain, dati malikot, magalaw, ngayon hindi na, okay, and so forth. Any changes dun sa aso, kinakailangan i-report na nila sa vet para makita na ng vet yung aso. Kasi ang prinsipyo po dyan, pag yung aso ay na-diagnose na rabies, yung risk po na magka-rabies yung tao is malaki. Maaari po siyang magka-rabies dahil nakagat po sila. Pero pag yung aso ay hindi po, wala po pagbabago at hindi po nagka-rabies o namatay within 10 days, yung most likely po, hindi po magkaka-rabies yung nakagat niyang tao. So that is the importance of the pag-observe po nung nakagat na aso o pusa. Opo. Doc, so ulitin ko lang po yung ating first aid, steps po na sinabi po ninyo para po sa ating mga tagapakinig at nanonood. So pag nakagat ng aso or pusa, 10 minutes po nating huhugasan yung pagkagat sa atin or yung kagat nila with soap and water. Tapos kapag po tapos nun, ay pupunta po tayo sa isang health facility para malaman, makita po yung ating sugat at malaman kung kailangan natin ng bakuna natin o hindi. Opo, that's correct. Yes po. Sige po. Very, yun po. So, wag po tayo magpanik, nakakapanik po pala. Doc, kanina pinag-usapan po natin about, yun nga, we need to observe yung dog na kumagat sa atin. Kasi nga, kung meron pong indication or kung diagnose po siya na mayroon siyang rabies, at nakagat tayo, malamang meron din po tayong rabies. Doc, yung anti-rabies shot po sa mga aso, ito po ba, required po ba sa lahat ng mga owners ng mga aso? Yes po. Actually, sa programa po ng Department of Agriculture, kinakailangan po taon-taon binabakunaan ng anti-rabies vaccine yung mga aso po natin. So kaya pag ano, itong Marso, itong Rabies Awareness Month, tinataasan po namin yung aming advocacy campaign, health education campaign, para po yung mga pet owners tumulog sa pinakamalapit na health facility, yung mga vet services na kung saan nagbibigay ng pagbabakuna ng aso. So ito, taon-taon po ito. Ano? Yung ibang mga local government, nagbibigay po ng libreng bakuna sa aso. Yung iba naman, hindi po nagbibigay. So depende po yan sa mga LGU. Pero meron mga private sectors na nagbibigay din naman ng bakuna in partnership with our LGUs. So meron po talagang programang DOH na ang lahat ng aso ay mabakunahan ng anti-rabies every year. Department of Agriculture po. Department of Agriculture. And tinutulungan po natin sila sa pag-advocate sa mga pet owners na bakunahan po nila. Pero yung programa po is programa ng Department of Agriculture at saka ng local government units. Yan po. So talagang malaking program po to, Dr. Raffy. Gaano po ba ka-prevalent or kadami yung mga kaso po ng rabies sa ating bansa na kailangan po siyang solusyonan? Okay. Pag sinabi po nating human rabies, ito yung namamatay na sa rabies. Ano? Marami-rami rin po. Ano? So more than 200. Ano? 2018, around 278 po yung namatay sa rabies cases. Pero in the past 2 years, medyo bumaba po yan. Ano? Last year, 2020, bumaba po to sa 222.
So hindi po siya ganun karami compared sa ibang diseases, pero marami na po yan compared sa ibang countries kasi nga po it's a vaccine preventable disease, okay? Ang isa pang nagiging problema po natin, ang maganda lang po dito sa Pilipinas, maliit lang yung bilang ng namamatay sa rabies, pero pag tinignan po natin yung bilang ng tao na kakagat ng aso at pusa, nasa mayigit 1,000,000 po. So nung 2020, mayigit po 1.2 million ang naka-record po sa amin na nakagat po ng aso at pusa. And we're very fortunate na madami po dito ay nabigyan po ng anti-rabies vaccine, at yung iba doon naman nakagat ng bakunadong aso kung kaya't hindi po sila nagka-rabies. So out of that, 222 lang nagka-rabies. Pero sa amin, ito ay hindi pa rin maganda sapagkat dapat wala po namamatay ng rabies kasi nga po it's a vaccine preventable disease. Doc, siguro po sinimulan niyo na kanina na meron pong programa ang government, so through the Department of Agriculture na libre po, so libre yung pagbibigay ng anti-rabies shot sa ating mga aso. Aside po doon sa pagdala natin ng ating mga pets para po sa anti-rabies shot, libre, pwede rin po sa ating mga vets, paano pa po kaya tayo makakatulong para po sa ating mga nakikinig at nanonood, para po maiwasan natin or mapigilan natin yung pong paglaganap or pagkakaroon pa ng kaso ng rabies? So dalawa po, ano? Dalawa po yung component para maiwasan po ang rabies. Ano? Yung pinaka-importanting component po ng prevention ng rabies is yung pagbaba po na ng aso at pusa. Yearly vaccination ng dog and cats against rabies. Ano? Ito ay sa programa po ng Department of Agriculture kasama po ng local government units. On the side of the Department of Health, ito naman sa Human Health, kasama po natin yung mga local health units po natin, ano? Yung sa province, sa city, at yung mga ibang medical centers, nagtayo po tayo ng animal bite treatment centers. Okay, kung saan po ang Department of Health ay nagbibigay po ng bakuna, anti-rabies vaccine sa kanila at mga immune globulin, ano po, para maibigay na libre sa mga nakakagat. Sa ngayon po, ang aming policy is ibigay po lahat ng vaccine sa kinakailangan ng mga nakakagat sa mga napupunta po sa mga bite treatment centers natin. Except for because of the COVID pandemic, ang nangyari ngayon kasi, yung may ibang bite treatment centers natin kuminsan, hindi po enough yung vaccine nila kasi nga po, yung kanilang pag pinaglalagyan ng bakuna ay nandun din po yung mga nilalagay yung mga COVID vaccine natin. Kung kaya hindi po na-maximize kuminsan yung kanilang capacity to provide bite treatment centers. Pero ang aming directive po ngayon sa Department of Health is hanggat kaya, kung kakayanin po ninyong mag-imbak ng enough supply ng anti-rabies vaccine, mag-imbak po sila para po sa lahat, para po yung lahat ng mga tao, mga Pilipinong nakagat po ng aso at dumunta sa mga bite facilities natin ay mabigyan ng libreng bakuna. So yan po yung major program po ng Department of Health at saka ng Department of Agriculture. So dalawa partner po pala, una bakuna ng anti-rabies ng Department of Agriculture para po sa ating mga dogs and cats. Yearly po ito na dapat natin gawin para makatulong tayo sa programa ng government. Tapos yun po, yung pag-i-establish po ng animal bite treatment facilities or centers po ng DOH. Yun. So kapag po tayo nakagat, pupunta po tayo doon. At yun po yung tulong natin para hindi po tayo matamaan ng rabies at yun po magkaroon ng inflammation sa brain at mamatay. Dr. Raffy, yung ano po ninyo, sinasabi niyo po kanina na meron pong 1.2 po na tao, ng mga Pinoy, na nakakagat ng aso at pusa yearly, 1.2 po yung inyo na sa data. Pero tama po ba yung pagkakarinig ko, 278 noong 2018 ang mga unique cases po ng namatay sa rabies? That is in 2018 po. Pero noong 2020 po, na kung saan 1.2 million, mayigit 1.2 million po, ang naitala po lang natin na rabies noon is 222. So mas konti. 22 apo. Yes. So kailangan po natin i-zero yung gap. So kahit maraming nakakagat ng dogs and cats, dapat po zero po ang target po talaga natin, ang goal po natin ay zero yung mamatay sa rabies. Tama po na, Doc? Opo. Itong 222 cases po na nakita po namin human rabies kasi,
halos lahat po sila, kaya po nagka-rabies, ay hindi po tumanggap ng anti-rabies vaccine. Kung in one way or another, siguro, although marami po kami nakitang dahilan ano po, yung hindi po kaagad nagpakonsulta sa pinakamalapit na treatment center natin, o kaya binawala yung kagat ng aso, o kaya kung minsan pumunta sa traditional years kung kaya hindi sila nabakunahan, kung kaya't nagkaroon sila ng rabies, nagkaroon po sila ng rabies. So yun po yung ano yung naging problema po dun sa mga 222 na nagka-rabies. Hindi po sila nakatanggap ng anti-rabies vaccine for some reason. Hindi po sila nag-avail ng mga free services na binibigay po natin sa mga bite centers natin. No po, which only shows talaga, Dr. Raffy, that yun po, rabies talaga is a vaccine preventable disease. Yes, that's the reason why itong Marso, mas ano po, what they call this, mas in-encourage namin, ano, mas yung aming health education campaign sa mga kapwanat mga Pilipino na tumas yung kanilang kaalaman against ano rabies para pag alam malaman nila yung danger ng makagat ng aso pusa na marsi magka-rabies at meron pong gamot ano para ma-prevent po. We have the vaccines to prevent rabies. Hindi po ibig sabihin na pag kahit may rabies na po yung aso at nakagat ka po, basta nakatanggap ka ng anti-rabies vaccine sa tamang panahon, immediately, at saka nakompleto mo yung bakuna, yung chance po na magka-rabies ka is very, very low or almost zero. So yun po, ano, so yun yung in-emphasize namin. Kaya nga sabi nga natin, it's a vaccine preventable disease. Ano? So as long as they receive the right vaccines, they receive it at the right time, yung risk po na magka-rabies nila is almost nil. Siguro po, Dr. Raffy, bago po tayo magsara ng ating interview, siguro po ay hihingian po natin kaya ng advice sa ating mga nakikinig at nanonood patungkol po sa rabies, aside from yung sinabi po ninyo na it's vaccine preventable. Siguro po, isang message rin po para sa mga pet owners ng dogs and cats kung ano po yung pwede nilang ma-i-contribute. Dito po, lalong-lalo na ngayon ay Rabies Awareness Month. Okay. So, yung ano, ang message po natin ano, so we'd like to target dalawa ano po, yung pet owners. So, number one message po natin na emphasize ko na kanina yung regular ano, yearly vaccination ng kanilang alagang aso pusa. Ang isa po naming nagiging problema na nakikita talaga, I think makikita mo rin, marami po tayong mga stray dogs ano. Ito yung responsible pet ownership, yung ano, yung dapat restrain po yung mga aso nila ano, yung iba nakalakalis, at least nakatali, at hindi po ano inaayang pag-alagala sa mga streets po natin yung mga alagang aso. So that is the ano main message po natin sa mga pet owners natin. And of course, the third message sa mga pet owners, pag na-involve po sa biting incident yung kanilang mga alagang aso, sana po make their dogs or dogs and cats available for observation para po malaman natin kung meron ngang rabies o wala yung nakakagat na aso at pusa. So ito po yung ano, ito po yung para sa mga pet owners. And of course, attorney, para po naman sa ating mga kababayan na nakagat, ugasok po ang sugat for 10 minutes. So like emphasize, kasi kung minsan nakakalimutan po nila at tumunta po kaagad sa pinakamalapit na health centers po natin para po malaman kung kinakalamabod niya ng bakuna at mabigyan po sila ng bakuna. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Raffy Deray. Maraming salamat din po sa iyo, Atty. Mimi, at sa lahat po ng staff ng Health Check. At diyan nagtatapos ang Health Check Plus. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Atty. Mimi Campos Banaya. Tandaan, ating pangalagaan ng ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan, batiin araw-araw ang ating mga minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Huwag pong lumabas kung hindi kailangan. At kung hindi maiwasan, sundin natin ang mga health protocols para sa kaligtasan natin ng ating pamilya at ng komunidad. Ang Health Check Plus ay production ng Vital PH Science Incorporated kasama ang Manila Broadcasting Company. Mapapanood ninyo ang iba pang video on health, wellness, and beauty sa YouTube channel ng Health Check Plus at www.youtube.com/c/healthcheckplusph.